pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Pasasalamat, ito yung diwa nating sama-samang pagtitipon ngayon. At upang tayo maging kalugod-lugod, gumanap sa banal na pagtitipong ito, buong kababaang loob, aminin natin na tayo nagkakasala at hingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos sa ating mga pagkakasala at naway patnubayan niya tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Ang kikapurihan,
banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang katataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa katilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat, naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at naway masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog na pantas ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yahweh ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kainam ng kaloob mo sa akin ay ibinigay. Si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia! Ipinahayag niya, pari siya ng mga bang. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalaobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak, at yaong marapating papahayagan ng Anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang aklat na mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Bishop Noli Buco, our auxiliary bishop of the Diocese of Antipolo, Father Oscar Andal, National Shrine Rector and Parish Priest of Saint Padre Pio here in Santo Tomas, Batangas, my dear brother priests, mga kapatid ko, mga kaibigan, na kung saan saang lupa-lupa nang galing. Kung meron pong Bulakenyo dito sa inyo, please raise your hands. Marami. Sapagkat ako po ay purong Bulakenyo, napadpad sa Marikina, at ngayon naanyayahan dito sa Dambana.
Ngayon, huwag po kayong mag-alala, ang inihanda ko ay merong limang parte. Kaya mga dalawang oras lang ito. Nung inihahanda ko po ito, si pagkasi Bishop Nolly ang presider, alam ko na ako ang gagawin niyang homilies. Eh, ninervyos ako sapagkat wala naman akong alam kay Saint Padre Pio until I remember. Ako nga pala o yung aking butihing na mayapang asawa, excuse me, meron bang paring may asawa? Sisimulan ko po muna dyan. Ako po ay 8 taon sa seminaryo, lumabas, nakita ang mapapangasawa sa isang eskwelahan na kung saan ako nagturo, nag-asawa, nagkaroon ng 3 anak, naging awa ng Diyos, successful corporate man, and then she died in 2009. So, I went back to the seminary after studies, theological studies. I was ordained a priest at a tender age of 66 years old. Kaya ngayon, ang nakatindig sa inyo ay 71 years old. A very proud senior citizen, kaya nga kahit sabihin ko na classmate ko si Father Oka sa Roma, I will tell you I am a lot older. In the same manner, I am likewise much older than my favorite auxiliary bishop, Bishop Nolly Buco. So in year 2009, kailan ba na canonize si Saint Padre Pio? 2002. Pero siya beatified 1999. In year 2009, 3 years before that, we found her to have cancer of the colon. And we started talking, seeking God's help through Padre Pio. And by the grace of God, at least over the last 3 years before she died, she had 3 marvelous years with me and our 3 grown-up children, thanks to Saint Padre Pio, who was at that time only 2009. Tama. Santo na pala siya kasi canonized siya June 16, 2002. So this is one beautiful story that I thought I wish to share with you. Last 3 years, during those last 3 years prior to her death, I was telling God, God, what is it? What are you doing to me? Until I remember what Pope Benedict said, that sickness is actually a sign of God's love for us. Because it is in suffering the sickness that we put together our own suffering with the suffering of Christ at the cross. So really, when you take the word suffering, suffering ceases to be suffering the moment it acquires a meaning, the meaning of sacrifice. Sacrifice, if you see that word, it is taken from 2 Latin words, sacrum facere, to make sacred.
So from that time on, I am a great, huge fan of Padre Pio, without knowing exactly who he was and what he has done. So I now remind you of the following things that I have searched through a number of days that I'm telling myself, who is Padre Pio? Let me just rattle off something, all those things that you are most familiar with, facts which you already know but need to be reminded. Born Francesco Forgione, May 25, 1987, beatified May 2, 1999, canonized June 16, 2002, feast day September 23. So today he was born May 25 in 1987. Shall we all say happy birthday, Saint Padre Pio? Happy birthday, Saint Padre Pio. There are a couple of things I wish to emphasize. Saint Padre Pio was very, very devoted to rosary meditations. His most famous quote, from my point of view, is pray, hope, and don't worry. Recognize God in all things and desire above all things to do the will of God. And the five rules for spiritual growth, which I wish to tell you by the end of this little sharing. What I propose I give to you as the second part of what I wish to share with you, I took one particular text from the homily of Pope John Paul II during his canonization on June 16, 2022. In this particular homily, Pope John Paul II made a commentary on the passage of the Gospel of Matthew, chapter 11, verses 25 to 30, which summed up the life of the new saint. In the life of Padre Pio, the Holy Father, John Paul II, highlighted the following four things. First, bearing trials patiently. Kayanin, tiyagain ang lahat ng pagsubok. Secondly, seeking greater conformity with Christ crucified. Pagsang-ayon, pagtiyak ng atin mismong suffering sa suffering ng Panginoon nang siya'y nakabayubay sa krus. Pangatlo, panalangin, prayer. He was very fond in saying, I am just a poor Franciscan who prays. Today, somebody remarked, Saint Padre Pio seems to be more popular than his founder, Saint Francis of Assisi. And fourth, charity and generosity in administering the sacrament of penance. Now, I go to my third part of this sharing. And I took that from Matthew 11:30. This was the gist as well of St. John Paul II, which I wish to give my own personal twist.
So what does this particular text say? My yoke is easy, my burden light. Matthew 11:30. Let me give you a brief background. In Palestine, yokes were made of wood. So when you talk of ox, the equivalent here sa ating bansa ay baka. At yung yoke naman, yun yung pamatok. Yung nakalagay dito sa batok ng baka at siyang gagamitin sa panghila o pantulak. So it is made of wood. So the background here is this. The ox was brought. Measurements were taken to build the yoke, the pamatok, until they fit well, adjusted, so as not to have a hard effect para hindi masaktan ang baka. Yun yung ox yoke. That is the relationship between the two. Para hindi maglulundag yung pasensyosang beast. Ang baka, hindi madaling magalit yan. Pero pag yan ay irritated or annoyed, magtatatalong din yan. That is the purpose of the ox yoke. Therefore, ang pamatok sa baka, kailangan tailor-made, tailor-fit para hindi masaktan, mairita ang baka. Now, let us connect this with Jesus. The legend is or was that Jesus made the best yoke in all of Galilee. And in fact, today, if you see various stores, you will see some signs. You will probably see the best pie, the best ketchup, the best, my favorite, yung peanut butter, over in Galilee, in Jerusalem, in Palestine, in Nazareth, where Jesus learned his trade as a carpenter from the best carpenter, merong nakalagay doon, sign on the door of the carpenter shop, my yokes fit well. Keep in mind, Saint Joseph was a carpenter, but he was the best finishing carpenter. Sa amin po sa Rizal, ang tawag dyan, yung mga karpenterong mga tagapaite, wala kayong mararamdamang makakasakit sa inyo dito sa gilid na ito. Best finishing carpenter. In the time of Jesus, in the place of Jesus, he was the best carpenter next only to his father, Joseph. So thus, what is our conclusion from this? When Jesus says, my yoke fits well, he means the life that I give you is not a burden to gall you. Pag binigyan kita ng burden, tandaan nyo, hindi iyan para galitin ka, inisin ka, at mayamot ka. No, I have given this to you because this fits well. This is tailor-made for you.
Your task is made to measure, to fit you. Therefore, whatever God sends to you and to me is made to fit our needs and our abilities exactly. Sa madaling sabi, binibigyan tayo ng kaya nating dalhin. The burden fits you and me. It is not that the burden is easy to carry. Burden nga eh, kaya mabigat. Therefore, it is not easy to carry. What it means is that it is to be carried with love. And love makes even the heaviest burden light. Kung tatlong tuong kong inalagaan, I dropped everything that I was doing. I was ready to become the commissioner of the Philippine Basketball Association. Then I learned that this wife of mine of 34 years at that time was sick of cancer, colon cancer. Oh my God, what a huge burden. Until I realized there is no burden too heavy if I will do it because of my love for her. That, my dear brothers, my dear sisters, is the most concrete way of telling you that the burden is not necessarily light. It may be even heavier, but if it is carried with all the love that you give to the one you are carrying, then it is absolutely nothing. And the goodness of God and in His wisdom is that He will not only give you the strength to carry the burden, but He will give you all the attitude that will allow you to accept what is given to you and to me. I want to perhaps summarize this in one beautiful song by Engelbert Humperdinck. And what is that song? What I Did for Love. That is precisely what the Lord has given to us. When he became incarnated, from Christmas all the way to the Passion, Death, and Resurrection, and last Sunday, Ascension, and soon He'll be sending to us the Holy Spirit. He did this for love, and no burden is hard enough for us not to be able to carry all these things. So, my dear brothers, my dear sisters, I now go to what I call my call to action, the fourth part of this homily. And what is this call to action that I said earlier? Five rules for spiritual growth. Call to action coming from Saint Padre Pio himself. Weekly confession, daily communion, spiritual reading, meditation, examination of conscience. But this is not enough. We are here because tayo'y namimintuho, tayo'y nagpipighati, meron tayong dala-dala sa ating buhay, meron tayong hinihiling sa Panginoon sa pamamagitan ni Saint Padre Pio.
I am urging you, my dear brothers and sisters, that we, all of us devotees, not just go and pray to Saint Padre Pio to ask for miraculous physical healing and seek various other blessings, but more to petition him for guidance and help for spiritual healing. By imitating Padre Pio's spirituality in following Jesus on the cross, bearing one's trials and pains patiently and faithfully, praying and receiving Jesus and his forgiveness and love. In conclusion, as I always do every time I pray the rosary, I conclude my rosary with the following prayer. May I just ask you to close your eyes and follow me silently this beautiful, beautiful Saint Padre Pio powerful healing prayer. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and make new any disease areas so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God be with you. Amen. Ang lahat po'y magsitayo. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan.
ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na namuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ng simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ng sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at iyong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral na was sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ilahad natin sa Diyos ang ating mga personal na mithiin at kahilingan sa buhay. Ang lahat pong ito inihiling namin kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busto. No.
Mga kapatid, manalangin kayo pang itong akin, inyong mga sakripisyo sa banal na misang ito, kalugdanawa ng Diyos, dakila at mapagmahal sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang tutuong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin nawa ito ay maging katawat dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nag-utos idaos ang Eukaristiyang ito. Noong gabing siya'y pinagkanulo, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinaghati-hati niya ito. Iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsalusalo sa katawa at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Anak ng isang Diyos, mapagmahal at mapagpatawad, ipahayag natin ng lakas loob. Sa aming mga sala.
Inihiling po namin na kami adya sa lahat ng masama at pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas nawa sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, sakit o sakuna, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sa katahimikan saglit ng ating puso, maglaang tayo ng mga panalangin para sa kapayapaan ng buong mundo, lalo na sa ating bansa, sa ating bayan, komunidad, higit sa lahat, kapayapaan sa ating pamilya, ganoon na rin sa ating sarili. Panginoong Jesucristo, sinasabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian kayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan nawa niya tayo sa kanyang katawa at dugo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsisipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayon po ay kaarawan ni Santo Padre Pio. Ang ating pong car raffle program ay gaganapin mamayang ikapito at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary. Kayo po ay inaanyayahan. At sa mga nagnanais naman pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio.
sa 136th birthday ni Padre Pio, binabati din po nating lahat yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan kasabay ni Santo Padre Pio, yung naririto ngayon physically at yun pong sumusubaybay sa atin sa pamamagitan nating live streaming. Special birthday greetings po sa anak ng ating National Shrine Promoter na si Mrs. Divine Fresnido, si Wilbur Fresnido, na nagdiriwang din ang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po si Sir Wilbur. Kanina, habang nagsisimula si Father Lambert, na naikwento niya na siya ay naging father of three muna bago naging father of the community, naglakihan ng inyong mga mata. Ano ho? Parang kayo naging interesado. Ano ho? Pero yun po ay nangyari one at a time. At kung paanong nangyari yon, it's more of an exception rather than a rule. Well, sasabihin natin na talagang nakatakda sa kanya o nasa guhit ng palad niya na maging pari. Ang tawag ng iba, kapalaran. Ang tawag ng iba, destiny. If it is meant to be, it is meant to be. Ang tawag naman ng iba ay talagang yon ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ngayong kaarawan ni Santo Padre Pio, may kanya-kanyang plano ang Diyos sa ating buhay. Ang kailangan lang natin ay, number one, magpaubaya. Huwag natin siyang tanungin sa mga panahong hindi natin maintindihan ang kanyang nais sa atin. Kung tayo'y naguguluhan, kung tayo'y nahihirapan, isurrender natin sa kanya ang ating buhay para matupad ang kanyang plano sa atin. At katulad ng pakiusap ni Santo Padre Pio, let us always pray, hope, and do not worry. Ikalawa, hindi lang tayo dapat magpaubaya. Tayo ay palaging magpasalamat sa kung anong dumating sa ating buhay. Good or bad, may plano ang Diyos sa ating buhay. Diyan tayo maniwala. At sa ganyang diwa, tayo po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumama sa paghahanda at sumama ngayong araw na ito sa kaarawan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa lahat ng gumampan sa ating banal na misa, sa ating pong lekom, sa ating altar servers, sa ating ILM, sa ating mga EO, sa choir and pianist, sa ating mga collectors, sa ating liturgical environment, sa lahat ng barangay liturgical coordinators at sa ating mga barangay captain na nakiisa sa pagdiriwang, sa ating pong parish pastoral council, sa ating parish finance council, ganun din po sa ating ministry on liturgy, sa ating pong mga benefactors and sponsors. Salamat din po sa ating mga birthday sponsors, Mr. and Mrs. George and Rem Concepcion and family, Ms. Irene Nieva and family, Mr. Arnold Paz, Mr. Bernard Agustin, Paloran family, Mr. and Mrs. Crispino and Alice Bilen and family, Mr. and Mrs. Ernesto and Marie Caponitan and family. Sa ating pong raffle sponsors, Engineer Adele Catanes and Mrs. Mercy Catanes and family, nandito po sila sa atin. Galing pa po sila sa Bulacan, palakpakan po natin sila. Mr. and Mrs. Dwight and Aji Alonso and family, marami pong salamat. Mr. and Mrs. Adrian and Jeanette Angeles and family, Mr. Christian Perez and family, Ramcor Incorporated and Justado Andal and family, Mr. and Mrs. Jerry Panghulan and family, Mr. Bismarck Castillo and Mrs. Crisel Tala, Ms. Patricia Nicole Tan Abraham, Ms. Ofelia Antonio Tebes, Mrs. Nieva Juliana Magpantay. Sa ating pong Board of Trustees ng Eskolar ni Pio, maraming marami pong salamat sa inyo. Sa ating pong NSPP Steering Committee and staff, para po sa raffle draw natin pamaya, sa ating pong nausap na abogado para isaksihan at i-witness ang ating raffle program to make sure na tayo po ay maayos at
orderly ang ating gagawing raffle program sa lahat po ng ating nakaisa sa ating pagdiriwang. Siyempre, hindi po natin pwedeng kalimutang pasalamatan ang mga paring nakaisa sa ating pagdiriwang ngayong hapon. Ang mga bisita pong pari ang nanguna sa ating pagdiriwang ng ating banal na misa, ang Auxiliary Bishop po ng Antipolo, Most Reverend Noli Buko, maraming marami pong salamat. Bishop classmate, ano po, kaklasiko po siya sa San Beda Graduate School of Law. Siyempre, ang nagbigay ng kanyang magandang refleksyon, Father Lambert, no, kaklasiko naman sa Roma, University of the Holy Cross or Santa Croce. Sa atin pong mga paring narito ngayon, no, sa inyo pong lahat, Father Jesse Balilia, ang rector ng Theological Seminary, Father Emil ng Adorno Fathers, Father George, Father Eloy, si Father Anthony, tingnan ninyo, si Father Anthony ay isang abogado na, pero tinawag ng Diyos sa pagpapari kasi kaya siya ay lawyer and father at the same time. At kasalukuyan nag-aaral din sa San Beda para naman sa kanyang MLS degree, Father Anthony, Father Yuli, at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang, taos-puso po ang aming pasasalamat. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Mga kapatid, tayo po'y manalangin sa Diyos na amang makapangyarihan pang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, rosaryuhan, imahin at dasalan na nagpapapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog ay magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo, saglit hingin ang iba yung pagpapala, buhat sa banal isang tatlo, at sa pamagitan ng intersisyon ng ating mahal na patron, San Padre Pio. Kasama ang mga kaparian, igagawa ng pagbabasbas.
Pagpalain nawa kayo ng mapagmahal at dakilang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po at Padre Pio, happy birthday.